pinag-aralin tungkol sa pagbabagong kultural ng mga Pilipino sa panahon ng kolonya. Ang pananamit at palamuti. Napalitan ang bahag at kanan na dating isinusuot ng mga katutubo nang pinakilala ng mga Espanyol ang pagsusuot ng kamisa chino, pantalon, sombrero, chinelas, ropilya at sapatos para sa mga kalalakihan. Baro at saya para sa kababaihan na sa kalaunan naging kimona. Nagsuot sila ng montilya or itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinapatong sa balikat, na impluwensyahan din sa paggamit at pagganyag ng suklay at iba't ibang laki ng hikaw. Ang pagpapangalan. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria Decree of 1849 binigyan ng apelyedong Espanyol ang mga Pilipino. Mahigit 61,000 ang pinagpipilian na apelyedo sa katalogo alfabetiko de apelyedos. Ang mga apelyedong ito ay tulad ng De La Cruz, Del Rosario, De Los Santos at Santiago at iba pa. Hinango din sa pangalan ng mga puok, pueblo at alkaldya sa pangalan ng mga patron at santo. Ang musika, sayaw at mga pagdiriwa. Likas na mahusay at hilig ng mga sinaunang Pilipino ang musika. Nakikita ito sa ritual at lahat ng pagdiriwang ng mga katutubo. Sa mga Espanyol, naging palakid ito sa Kristyanismo, kaya ipinagbawal itong mga tradisyon na sayaw at musika ng mga Pilipino. Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, ay ipinakilala ang iba't ibang kapistahan para sa mga santo. Madaling natutunan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika tulad ng pluta, violin, arpa at piano na dala ng mga Espanyol, sapagkat kahalintulad ito ng mga instrumentong katutubo sa kanila. May ilang relihiyosong tradisyon sa musika na nabuo sa labas ng simbahan. Sa paghalo-halo ng sinaunang tradisyon at mga bagong natutunang musika mula sa mga Espanyol, ay sumibol ang mga tradisyon sa pabasa, Flores de Mayo, Santa Cruzan, Panunuluyan at Salubong. Alam mo ba na sa panahon ng Espanyol ay napatanyag din ang harana? Ang harana ay isang kundiman o awit ng pagsinta na inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang nililigawan. Nahaluan din ng impluwensyang kanluranin ang mga katutubong sayaw ng mga Pilipino. Sinayaw ang itik-itik at tinikling sa intayog at tempo ng La Jota at Polka. Ang dinala nilang sayaw na Jota ay nagkaroon ng magkakaibang versyon sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang sayaw nilang Fandango ay kinilala sa bansa na Pandango sa Ilaw, kapwa naging sikat na sayaw sa mga pista at pagdiriwang sa panahong iyon ang La Jota at Pandango. Ang ilang galaw naman sa Cariñosa, sayaw Santa Isabel at iba pang sayaw ng pag-ibig at pananampalataya sa mga santo ay hango sa waltz. Maliban sa mga ito, nakilala rin ang mga sayaw na rigodon, pasakat, lanceros, mazurka
at sortido. Alam mo ba, nakasabay ng pagdating ng iba't ibang prutas at gulay mula sa kanluranin ay ang pagpapakilala ng sari-saring lutuing Espanyol sa mga Pilipino. Halimbawa nito, menudo, afritada, relleno, mechado, paella, pochero, caldereta, kalos, at leche flan. Dagdag din sa hapagkainan sa mga Pilipino ang mga nakapreserbang pagkain tulad ng hamon, sardinas, longganisa, at pagkain de lata. Umiinom na rin sila ng kape at tsokolate. Alam mo ba na sa panahon ng mga Espanyol ay natuto na ang mga Pilipino na gumamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo sa pagkain at naging bahagi na rin ang kanilang hapagkainan ang mga kasangkapang tulad ng plato, tasa, baso, mangkok at platito na impluwensya kapwa ng mga Espanyol at Chino. Ang pagbabago ng panitikan. Alam mo ba na upang mapabilis ang pagpapalaganap ng mga aral ng Kristyanismo, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan. Ipinasunog ang ilang nasulat na katutubong panitikan at napalitan ng kwento ng pagpapakasakit ni Kristo at ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Noong 1593, nalimbag ang Doktrina Kristiyana, ang unang aklat sa Pilipinas na naglalaman ng mga dasal. Isinalin ito sa wikang Tagalog. Ang tagapagsalin ng Pilipino ang siyang naging unang manunulat sa wikang Espanyol. Tinawag silang Ladino. Ipinakilala rin ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, mga awit, korido, tula, kwento, at sarsuela. Pansamantala, dito muna natin tatapusin ang ating pag-aaral sa araw na ito. At muli, inaanyayahan ko kayo na sumubaybay sa susunod na video lesson upang pag-aralan natin ang mga iba't ibang pagbabago sa kultural ng mga sinaunang Pilipino. Ako ang iyong teacher, si Sir Teddy. Kung bago ka sa aking YouTube channel, inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button para sa karagdagang kaalaman.